Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig rumakit? Kayo po ba ay merong negosyo? Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mananaya? Ito po mga bossing ko, usaping pera po ito mga bossing. Basta sa usaping pera, bukod po sa akin po mga i-share sa inyo, kailangan dadagdagan natin ang sipag at tiyaga. Ito po mga bossing ko, ay sangkap lamang para tayo magtagumpay. Ang numero uno po ay ang pagkilos, ang pagkayod mga bossing. Lagi niyo po tatandaan ang kasabihan na nasa Diyos ang awa at nasa tao po ang gawa. Kaawalan tayo at gagabayan ng mahal na Panginoon, kaya huwag kayong makakalimot magdasal. At pagkatapos, dadagdagan lalo natin ang sipag at tiyaga kasi tayo pa rin kailangan ang kumilos, lalo na pag pera ang pinag-uusapan. Kasi hindi po kita yung nagdasal ay may darating na kaagad na pera tapos kayo po yung magpapaupo-upo lamang. Kailangan sipag at tiyaga po talaga yan mga bossing. Ngayon po, pagdating naman sa mga ibang mga problema natin, halimbawa kalusugan, bukod sa pag-iingat, magdasal po tayo na huwag na po tayo magkaroon ng karamdaman pa, magkaroon tayo ng mahabang buhay, depende sa problema natin pinagdadaanan. Ngayon po mga bossing, ko kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at gusto niyo po tuloy-tuloy na ang agos ng swerte, yung mga balakid sa inyong pag-asenso ay mawala na mga bossing, mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya ako kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo suwertiin sa ating buhay. At itong aking share sa inyo, isa sa mga pinaka-powerful na pamamaraan upang sa ganon, tuloy-tuloy ang agos ng swerte. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng pito na dahon ng laurel. Sa pito na dahon ng laurel, isusulat nyo lahat ang inyong mga kahilingan. Pagkatapos ito mga bossing, kailangan din po natin ng basil leaves. Ayan. Kung kayo po ay meron pong halaman na basil, kayo po ay pumitas ng pitong dahon. Pero kung wala naman kayong halaman, kasi ako po dito sa amin, wala na akong mapagtaniman, hindi naman po ganun kalaki space po namin, pwede akong magtanim sa paso na lamang. Ngayon po mga bossing, ay hindi pa ako nakakaroon yan. Kasi ako po ay madalas na umuorder sa mga online-online lamang mga bossing. Kagaya po nito, ito po na mga bossing, flakes po siya na basil. Yan. Ang ano po kasi, kaya wala akong plano na magtanim po ng basil, sa yung pong fresh na basil, masangsang. Para sa akin, sa lahat ng herbal, ang basil ang hindi ko medyo type yung amoy. Pero yung mga oregano, peppermint, mga mababango po yan. Ngayon po, pagdating sa mga basil, yung pinaka-amoy po niya, kung meron kayong basil, di ba nga po, masangsang yung amoy po niyan. Medyo nakakatusing. Pero yung puntusing na yan, yung sangsang na yan, yan po isa sa mga pinaka-powerful, lalo-lalo na pagdating sa usapin ng pera, pang-pinansyal. Sabi nga po nila, maglagay daw po kayo ng halaman na basil sa bintana ng inyong kusina para mas maging masagana ang inyong pamumuhay. Ganon din po sa inyong pong main door bago pumasok na inyong tahanan, upang sa ganon, hatak lahat ang swerte, lalo na sa pampinansyal. Parang mabilis kang kikita o kaya lagi iaadya kung saan kayo suswertein sa pamamagitan ng basil. Ngayon po mga bossing, gamitin natin ang kombinasyon ng dalawang ito mga bossing, pitong dahon ng laurel. Ganon din po mga bossing ko, ang pitong dahon na ating basil. Pero wala naman, kung wala naman kayong pitong dahon na yan, pwede rin kayong umorder sa mga online. Marami kayong mabibilhan ng mga basil. Pwede yung powder, pwede yung flakes, pwede rin po yung pinatuyo na dahon na isang buo ng basil. Ngayon po mga bossing, ang gawin nyo lamang, kumuha po kayo ng mga ganito po mga bossing kung meron po kayo. O kaya, kahit hindi gantong-ganto, basta yung mga net, yung mga gantong pouch mga bossing, maganda po yan. Ngayon po, ipasok nyo lang po siya dito, pagtapos mag-wish ka ng time team, sabihin nyo po sa pamamagitan nito, tuloy-tuloy na agos ng swerte. Ngayon po, ilagay nyo siya sa ilalim ng inyo pong unan. Tutulungan po kayo nito para stress-free na po kayo, pagdating lalo na sa usaping pera. Kung ano man po problema po ninyo, makakatulong din po ito. Pagtapos nyo pong ilagay po ito sa ilalim ng inyong unan at kayo po iaalis, pwede nyo rin po itong bitbitin kahit saan kayo magtungo. Ito po mga bossing, kayo mapapansin nyo na parang lagi kayo iniaadya kung saan po kayo ay suswertihin. May mga nangyayari na parang may mga dahilan, kaya ito yung nangyari dahil ikaw ay suswertihin. Yung mga ganun mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan, lumarga po kayo at subukan nyo po ito. Basta kailangan mga bossing, kayo po yung may positibong pananaw sa buhay. Kasi kung kayo po yung gagawa ng pampaswerte at kayo po mismo ay nega,
hindi po yan tatalab yung pampaswerte. Kasi kailangan, ang pampaswerte, positive po palagi mga bossing. Huwag niyong kontrahin mga bossing. At yung mga negative na naiisip niyo at pinagdadaanan niyo, ipagdadasal niyo po yan. Ito po isa sa mga subok na pampaswerte mga bossing. Kaya ako kayo pinaniwala, asya, good luck po sa inyo mga bossing. Yan po mga bossing. Salamat po.